May posibilidad nga kaya na itong Rain or Shine Elasto Painters at Phoenix Fuel Masters ay umalis na dito sa PBA. Yan ngayon ang pinag-iisipan ng mga maraming taga-subaybay ng liga pagkatapos nitong mga trades na nangyari. Of course, ang tinutukoy natin ay itong paglipat ni Calvin Oftana at Brandon Rosser sa TNT at NLEX at ito namang kay Jamie Valonzo sa Barangay Ginebra. Siyempre, hindi na yan bago dahil dati pag nangyari na yan, nagkaroon na rin ng problema nung nalipat ito si Christian Stanhardinger sa SMB at yung iba't iba pang mga trades na lopsided na hindi na natin pang kailangan banggitin. Alam nyo na kung ano yung mga yon. Ang tanong kasi ng mga fans at ito ay nabanggit na rin nga ni Coach Yeng Yao, paano pa magko-compete yung mga independent teams kung sobrang lakas na ng San Miguel, Ginebra at ng TNT Tropang Giga? Dahil kung titignan mo yung lineup ng tatlong nabanggit na kuponan, ay pwede na yan na panggilas. So ibig sabihin, kung ikaw ay Converge, Phoenix o Rain or Shine, paano ka lalaban ng patas gayong pagdating dito sa salary cap at sa mga trades ay hindi naman patas tumaban yung mga kalaban mo? Kumbaga, ano bang pinaglalabanan dito ng Rain or Shine, ng Phoenix at Converge? May pag-asa pa ba silang magkampiyon? Sa huling 20 konferensya dito sa PBA, 19 dyan ay napanalunan ng SMC o di kaya ng MVP Group at isa lamang ang nakuha ng independent team na Rain or Shine Elasto Painters. Kaya huwag na tayong magtaka kung ang dalawang nabanggit na kuponan ay umalis na sa PBA. Itong Converge hindi pa yan siguro aalis dahil kajo-join lang nila. Pero tignan natin kung sakaling umalis ang Phoenix at Rain or Shine ay kung sino kayang teams o kumpanya ang bibili. Ang maganda lang sana, hopefully, kung may bibili man dito sa Rain or Shine at Phoenix ay yung team na talagang gustong maglaro at mag-compete at hindi maging farm team. Kung hindi, lalong mas hindi gaganda ang sitwasyon dito sa Philippine Basketball Association. Nako, mukhang mag-aagawan na naman itong Magnolia at Barangay Ginebra sa isang player at ang tinutukoy natin ay si Robert Bolick. Noong nakaraang araw ang balita natin ito si Bolick posibleng pumalit dito sa San Miguel Birrian para dito kay Chris Ross. Pero mukhang kontento pa management sa nilalaro ni Ross ngayon at kumbaga kahit matanda na ito napakahirap palitan dahil nakita natin kung gano'n siya ka-valuable pagdating ng playoffs. So malamang ito si Bolick kung iyan ay pipitasin na either sa Magnolia kapalit ni Paul Lee o di kaya naman sa Ginebra para sa paparetiro na si L.A. Tenorio. Sa ngayon hindi pa natin matiyak kasi sa tingin ko kung sakaling ilipat ito si Bolick, malamang ito ay sa Magnolia. May posibilidad din siyempre sa Ginebra pero parang mainit pa ang mata ng tao dahil katatapos lamang nitong trade para dito kay Jamie Malonzo. At ang isang lumalabas na report at si Team Coach Tim Cohn mismo nagsabi na ang gusto niya talagang point guard ay itong si Wami Chongson. So malamang ito si Robert Bolick, baka sa Magnolia Chicken Templado siyan mapunta. At kung Paul Lee for Robert Bolick trade naman, mas okay yan kumpara doon sa mga trades na ginawa ng San Miguel, Ginebra at TNT. Yun nga lang, ang issue lang dito kay Paul Lee ay hindi siya palaging healthy. So tignan muna natin kung ano mangyayari sa sitwasyon na ito. Pero mga maliwanag dito, at base naman doon sa mga post ni Robert Bolick, parang alam niya na siya na ang susunod na kukunin ng SMC. At ang tanong na lang ay kung aling team. Sa ngayon, abangan natin kung ano magiging performance nito si Paul Lee dahil dyan siguro magkakasalalay kung saan team siya mapupunta. Kung sumama talaga ang laro ni Paul Lee pagdating ng playoffs o di kaya ma-injure naman, sigurado na dyan na talaga dadalhin ito si Robert Bolick sa lalo't madaling panahon para naman maging competitive na rin ang Magnolia Chicken Templados. At syempre, napapansin rin siguro ng karamihan na puro SMB at Ginebra na lang nagtitrade. So malamang nga, ito na itong si Robert Bolick papunta Magnolia. Napanood nyo ba kahapon ang laro ni Arvin Tolentino sa first game niya sa Northport Batangpier? Naka 16 points, 7 assists, 6 rebounds, 2 steals at 4 block shots. Kompletong-kompleto ang laro nitong si Arvin Tolentino. Kaya sa ngayon pa lang, syempre alam nyo na na ang SMC ay nagbabalak na ito ay ilipat doon sa kanilang main team. Ang tanong ay kung anong main team yan mapupunta. Nireport natin kahapon na baka sa San Miguel Beer ito. Dahil syempre kung pag-uusapan yung main SMC team, San Miguel yon dahil yon ang flagship team ng korporasyon na pagmamay-ari ni Boss Ramon Ang. Sa ngayon kasi kung titignan natin at sakali, kung sakasakali na ilipat nga sa San Miguel ito si Arvin Tolentino, malamang ang maging kapalitan niyan ay itong si Robbie Herndon dahil pareho sila na pwedeng small forward o di kaya naman ay stretch four. Sa tingin kasi ng karamihan,
Parang mas babagay itong si Arvin Tolentino sa San Miguel Beer. Okay naman ang shooting nitong si Herndon. Iyon nga lang kasi, parang kulang sa court awareness itong si Herndon. Kung inyong matatandaan, na technical siya doon sa delay of game at meron pang isang instance doon sa finals kung saan may 5 seconds pang natitira ay inihagis na lang yung court mula sa half court, hindi alam yung oras na nananatili doon sa quarter. So baka iyan ang maging factor para ito ay palitan ni Arvin Tolentino. At isa pa, baka iniisip siguro ng SMC na sayang yung talent ni Arvin kung sakali man na siya ay iiwan na lamang sa Northport kung gawin pwede naman siyang dalhin dito sa San Miguel o di kaya sa Magnolia. Maraming posibilidad ngayon pero kung titignan natin baka nga ito si Arvin ay ipalit para dito kay Robbie Herndon at siya naman kukumpleto sa lineup ng San Miguel Beer. Kung sakaling yan ay mangyari, baka ito si Joshua Monzon ay mapunta na dito sa Magnolia Chicken Templados para sila ay ma-upgrade na yung lineup at baka maidadag na rin itong si Robert Bolick o kaya naman baka pati itong si Jason Perkins. Sinabi ni Troy Rosario na disappointed siya doon sa nangyaring trade sa kanya na ginawa ng TNT Tropang Giga. Kahapon ay natalo itong Blackwater Bossing dito sa Bay Area Dragons kung saan ang lamang nitong Blackwater ay umabot ng 46 points. Very lopsided yung pagkatalo at hindi naglaro itong si Troy Rosario. Ayon dito kay Coach Ariel Vanguardia, ang hindi paglalaro ni Rosario ay desisyon ni Troy. Ayaw pa raw ni Troy maglaro dahil sa paniwala niya wala pa siya sa kondisyon dahil 2 araw pa lang siya nakakapag-practice dito sa Blackwater. Sinabi ni Troy na parang failure sa sarili niya yung nangyari kaya siya na-trade at siguro ang tinutukoy niya dito ay yung kanyang naging performance doon sa finals kung saan actually talaga naman medyo disappointing yung kanyang laro at madalas pang ginagamit ni Coach Chot Reyes ay itong si Glenn Cobontin. Kaya yan ang dahilan kung bakit siya na-trade. Sinabi ni Rosario na kahit na disappointed siya doon sa nangyari ay gagawin niya ang lahat para makatulong dito sa Blackwater Bossing lalo na at ito na ang kanyang team ngayon. Sa ngayon, kahit na hindi maganda yung naging performance nila, sinabi ni Troy na kumpiyansa pa rin siya na kahit papaano ay mag-i-improve sila at magiging competitive. Ang tanong dito ngayon sa Blackwater Bossing ay kung kailan gagamitin ito si Troy Rosario. Kasi baka magpalit sila kaagad ng import dahil 11 points lamang ang nas-shoot nito. At obviously, sinabi ni Coach Ariel Vanguardia, naka-apekto talaga yung trade sa kanila. Ngayon, itong team ni Troy Rosario ay natalo na ng 7 sunod, dating pa dun sa huling konferensya. Pero sinabi ni Troy na kapag siya ay nakapaglaro na dito sa Blackwater Bossing, ay gaganda ang kanyang performance at sinisigurado niya na babawi siya at gagawin ang lahat para makatulong. Kumbaga, professional ito si Troy Rosario at kahit hindi man niya nagustuhan yung paglipat dito sa Blackwater, ay gagawin niya ang lahat para ipakita sa lahat na kaya pa rin niya maglaro dito sa PBA kahit na hindi masyadong naging maganda yung performance niya doon sa finals kontra SMB. Shoutout kay Raven Banyes, John Cantos, Lenodo Gaitans, Dexter Domer, Judy, Weng, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Brian Andres, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Rafael Dominguez, Jose Juntilla, Jomel Espina Paner, OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Junjun, Angeli, B-Boy at Terence Matas at Ernie Bagares, Joseph Pineda, Andrew Anyosa, Julius Benedict at Jason David, Michael D, RG Bueno at Dalina Family, Carlito Bodima, Renz Altamera Family, Rowan Apilado, Rodelin Kitamura Family, Scout Ranger, Anthony Allen Family, Alexis Deterala, Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria, Edong Garcia, All Black New Zealand, Jason Mendoza, Ronald Berbosidad, Sherjan at Tikboy Bangkayo, Rico Olarte, Ian Bading, Edwin Carmona Jr., Ziwe Labatista, JJ Sibum, Edwin Santos, Joy Anturalba, Travel and Tours, Jeffrey Abrasaldo, Celino Valles at Jonel Alagon Family, Alexander Hernani, Kagawad Katsakino Dukusin, Alvin Ulatan Family, Enrico at Presi Angsioko at Admon de Guzman.